Hello mga ka-farmers. Ngayon anihan na po, nakapag-ani na po ang mga farmers po natin at ito po harvester. Ayan po. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung paano po ano ang kaibahan ng pag-aani ng harvester. Ayan po yung harvester. Ipapakita ko po sa inyo pag-aani ng harvester at ang pag-aani po ng mga tao. Ano ang mga advantage at saka disadvantage po sa mga farmers? Ngayon po, ang harvester po, ito 1.7 hectares. Ito, anihin to, kayang-kaya po, hindi po aabutin ng isang araw, no? Kasi maya-maya lang, matatapos na po ito. Ayan o, konti na lang po. Anong oras pa lang. Samantalang ang sa tao po, kinabukasan pa po matatapos. Kaso nga lang po, ang advantage po nito sa mga may-ari ng mga palay, ang advantage po ay madali lang po matapos. Least po ang araw, no, hindi mauulanan kasi po ang harvester ay hindi po harvest ng palay pag basa po ang palay, no? Ayun po ang kaibahan. Samantalang sa atin, sa ating mga farmers, disadvantage po, medyo kukunti na lang po ang income ng mga farmers kasi po may mga harvester na po, no? Hindi kagaya nung dati, ang mga farmers talaga pagkaanihan ng palay ay masaya na po. Kaya ngayon, yun po ang disadvantage po, yung mga farmers natin medyo kukunti na lang po ang income nito pagdating ng anihan. Kasi po may harvester na po, hindi rin natin maiwasan kasi gusto po ng mga may-ari ng palay na matapos agad ang kanilang pag-harvest ng palay, hindi sila aabuti ng ulan kung sakali mang umulan. Kaya nga ito po ang disadvantage po sa mga farmers. Ayan, ang tatlo lang po silang nag-aani, nag-harvest ng palay, no? Ito, tatlo lang po sila, isang driver, isang tagalagay ng sako, isang tagatahi. Tapos may mga carryador din tayo, ano? Cargador or carryador. Ayan po, ito po sila, oh. Ayan po yung carryador namin. Ayan, tatlo lang po sila. Ito po yung mga karyador, no, ang mahakot sa ating palay. Ayan. Si upaw rin ay? Ay, ito si kuya, wala nang daog-daog. Siya lang mag-isa, kaya niya. Isang sakong palay, kaya niya, no? Siya lang mag-isa. Panoorin nyo to. Oh, siya lang mag-isa, ha? Wala nang kasama, no? Oh, ang bigat nito. Ilang kilo yan, kuya? 70, 80. 70, ha? 70 kapin daw, mga 75. Oh, ayan po. Siya lang mag-isa. Ayan. Ay. Isa pa. Pupwersa to, bubuilo, no? Bubuilo. Panurin natin, ha? Yan. Tingnan mo, gaano kalakas yan? Siya lang mag-isa, kayang-kaya, no? Pagka karyadol ka talaga. Uy, nalubong. Ngayon, yung sako ng palay ay dinadala rin po doon sa kalsada, no, para mas madaling kuhanin ng truck.
Yung itarya ron. Pinel mo ron itarya niya. Ito ka rin ba? Ito ka rin ba? Ito ka rin ba? Ako itong dahil na. Di, inyara. Ati na. Dili ni ingon kuan. Hanggang dito na lang tayo mga ka-farmers, no? Ayun po ang pinagkakaiba, ayun po yung mga advantage saka disadvantage. Hindi rin natin mapilit yung may-ari ng palayan kasi po ang gusto talaga po nila mas madaling matapos ang pag-harvest ng kanilang palay, hindi aabutan ng ulan. Kaya gumagamit po tayo ng makabagong teknolohiya po ngayon sa pag-harvest ng palay, no? 1.7 hectares, hindi na po abutin ng isang araw at matatapos na agad paglikom ng kanilang palay. At hanggang dito na lang po tayo, ano, mga ka-farmers, maraming salamat po sa inyong suporta. Ito po si Ronel Ka-Farmer TV. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe Ronel Ka-Farmer TV, no? Click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Hanggang dito na lang tayo mga ka-farmers. Bye-bye.